ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw ding iyon, umalis sa bahay si Jesus at naupo sa may dalang presika. Ngunit maraming tao nagtipon sa paligid niya, kaya sumakay siya at naupo sa bangka, samantalang napatayo naman ang mga pampang ang mga tao. At marami siyang ipinahayag sa kanila sa tulong ng mga talinghaga. Sinabi ni Jesus, lumabas na ang mag-asik para mag-asik. Sa kanyang pag-asik, may ilang butong ng hulog sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at kinain ang mga iyon. Nahulog naman ang ibang buto sa batuhan at mababaw ang lupa roon. Madaling tumubo ang mga buto dahil hindi malalim ang lupa. Ngunit pagsikat ng araw, nasunog ito ng init at sapagkat walang ugat, natuyo ito. Nahulog ang iba sa ibang buto sa mga tinikan at nang lumago ang mga tinik, sinikil ng mga ito ang halaman. Nahulog naman ang iba sa matabang lupa at namunga. Nagbunga ng 100 ang iba, 60 naman ang iba, at 30 ang iba pa. Nakinig ang may tema. Pagkatapos ay lumapit sa kanya ang mga alagad at ang tanong, bakit sa pamamagitan ng mga talinghaga ka nagsalita sa kanila? Sumagot si Jesus, sa inyo ay pinagkaloob na malaman ang mga lihim ng kaharian ng langit, ngunit hindi sa kanila. Sapagkat ang meron ay bibigyan pa at sasagana pa siya, ngunit ang wala ay agawan pa ng nasa kanya na. Kaya nagsasalita ako sa kanila ng patalinghaga, sapagkat tumitingin sila pero walang nakikita, nakarinig sila pero hindi nakikinig at ako nakauunawa. Sa kanila nagtutupad ang mga salita ni Propeta Isaías, makinig man kayo na makinig, hindi kayo nakakaunawa. Tumingin kayo na tumingin, hindi kayo nakakakita. Pinatigas niya ang puso ng mga tao ito. Halos walang naririnig ang kanilang matay nga at walang nakikita ang kanilang mga mata. Halos walang naririnig. At baka makakita ang kanilang mata at makarinig ang kanilang tainga at makaunawa ang kanilang puso upang bumalik sila at pagalingin pa sila. Ngunit, mapaparad ang inyong mga mata na nakakakita at inyong mga tainga na nakaririnig. Sinasabi ko nga sa inyo na maraming propeta at mabubuting tao ang may gustong nakita ang nakikita ninyo ngayon, pero hindi nila nakita. At marinig ang inyong naririnig, pero hindi nila narinig. Makinig kayo ngayon sa talinghaga na mag-asik. Pag may nakakarinig na sa salita na kaharian, ngunit hindi naman niya inuunawa, dumarating ang masama, inaagaw ang nasik sa kanyang puso. Ito ang butong nahulog sa tabi ng daan. Ang buto namang nahulog sa batuhan ay para sa mga taong nakarinig sa salita at agad itong tinanggap ng buong kasiyahan. Ngunit hindi ito nag-grab sa kanyang kalooban at panandilian lamang. Kapag nagkaroon ng pagsubok at pag-uusig dahil sa salita, agad-agad siyang natitisod. Ang butong nahulog sa tinikan ang nakarinig sa salita, ngunit sinikil ito ng mga makumundong kabalisahan at ng pandarayan ng kayamanan at hindi nakapagbuma ng salita. Ang buto namang nasik sa matabang lupa, ang nakakarinig sa salita at umuunawa ito at nagbunga siya at nagbibigay ng 100, 60 at 30 sa kanya. Mga kapunda, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, Jesus Christ. Amen.